kanina ay tiningnan natin at pinagnilayan ang imahe ng Diyos bilang God of the poor. At ngayon, tinanaman natin ang imahe para sa ating mga sarili. Kung ang imahe ng Diyos ay God of the poor, ano naman ang imahe na ibibigay natin sa ating mga sarili? This time, we look at Mary, the perfect image and model to the youth. Si Maria, natanda ng pagmamahal ng Diyos sa mga mahihirap. Ngayon ay tanda naman at modelo ng mabuting imahe ng mga kabataan. At tingnan natin to isa-isa sa perspective ng lahat ng modules na pinagdaanan natin. Una, Mary is a model to the youth as beloved children. Remember, you are the beloved children of God. Kayo ang minamahal ng mga anak ng Diyos. Katulad kay Maria, pinili ng Diyos sa kanyang murang edad para magbigay daan sa pagpapakatao o sa pagkakatawang tao ng Diyos. Walang pinipiling edad ang Diyos sa pagpili sa atin. Katulad ni Maria. Si Maria na una pa lang ay pinlano na ng Diyos. Sa una pa lang ay minahal na ng Diyos. Hindi aksidente ang paglikha kay Maria. Pinlano ng Diyos ang paglikha sa kanya para sa isang misyon. Ang misyon na idalhin ang Diyos sa ating mundo upang ating makapiling. God loved Mary as a child. Katulad natin, God loves us as His children. Minamahal ka na anak ng Diyos. Ito ang unang imahe para sa ating mga sarili na ngayon ay binibigyan natin ng modelo na si Maria. Second is that Mary is model to the youth as gifted children of God. Mary was gifted. Binigyan siya ng maraming gifts ng Diyos. At ang mga pinaka-importanting gift kay Mary ay ang kanyang faith, hope, and love. Ang pagmamahal ni Maria, ang pananampalataya ni Maria, at ang pag-asa kay ni Maria, ang mga pinaka-importanting blessing sa kanya ng Diyos. Katulad sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo, iba't ibang regalo at blessing ang ibinigay ng Diyos sa inyo. Ang tanong na lang ay kung paano nyo gagamitin sa tama at paano nyo gagamitin sa ikabubuti ng inyong sarili, ng iba, ng simbahan at ng lipunan ang mga ibinibigay ng Diyos sa inyo. Mary used her gifts for our good, para sa buong bayan ng Israel, para sa buong sangkatauhan. Paano natin gagamitin ngayon ang ating gifts ay ang tanong. Thirdly, is a model to the youth as resilient pilgrims. Isang naglalakbay na tao na may katatagan ng isip, ng puso, ng kaluluwa, ng buong pagkatao. Walang duda, si Maria was a resilient pilgrim. And that could be our self-image too. Na mayroon tayong tatag ng isip, puso, kaluluwa, katawan at buong pagkatao na mabuhay. Kahit mahirap ang buhay,
hindi natin siya i-give up. Dahil alam natin na ang buhay ay regalo ng Diyos sa atin para ingatan at gamitin sa tama kahit na mahirap. Our resilience, ang ating katatagan, ay hindi nanggagaling sa ating mga sarili lamang. Ang ating katatagan ay nagmumula sa Diyos. Katulad sa kwento ni Maria, marami siyang pinagdaanan. Maraming takot, maraming pagliligtas na kailangan gawin sa sarili at sa kanyang anak na si Jesus. Maraming sakit na pinagdaanan. Maraming heartbreak si Mariang pinagdaanan. Pero naniwala siya na ang Diyos ay kasama niya. At yun ang nagpatatag sa kanya. Yun ang nagpapursige kay Maria sa buhay. Dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niya, na nagpapatatag at nagpapalakas sa kanya. Like Mary, you are a resilient child of God. Isang matatag na anak ng Diyos, at panindigan natin yon. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pang-apat, Mary is the model to the youth transformed by God. Lagi tayong pinagbabagong anyo ng Diyos. Katulad ng pagtatransform ng Diyos kay Maria mula sa isang dalagita sa pagiging isang matatag na babae, sa pagiging mapagmahal na ina ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. She was transformed by God from a helpless child to a strong, loving woman. At ganun din ang gagawin sa atin ng Diyos. From being a helpless child to becoming a strong person dedicated to God. Unti-unti ay pinagbabagong anyo kayo ng Diyos. Unti-unti ay pinuporma kayo ng Diyos to become the best version of yourself. Tingnan ninyo ang mga sarili nyo sa salamin. At sa salamin na iyon, maaaring ang nakikita nyo pa ay ang version ng sarili nyo kahapon at ngayon. Pero unti-unti ay tingnan ninyo ang inyong sarili being transformed by God sa isang bagong anyo. Anyo na bumabalik bilang anak ng Diyos. Ikalima, Mary as a model to the youth, a seat of wisdom. Si Maria ang trono ng karunungan, the seat of wisdom. At ipinakita niya yon sa kanyang buhay. Ano ulit ang wisdom? Wisdom is the art of living a good life. At yun, si Maria, she lived a good life. Hindi mayamang buhay, hindi marangyang buhay, hindi prestigyosong buhay, pero mabuting buhay. Dahil ipinakita niya sa kanyang buhay ang kabutihan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang buhay ang kabutihan ng Diyos at ibinahagi niya sa iba ang kabutihang iyon ng Diyos. That is being wise. At kayo bilang mga pakabataan, may kapasidad kayo to live a good life. Na isabuhay ang kabutihan ng Diyos, natanggapin ang kabutihan ng Diyos, at ibahagi sa iba ang kabutihan ng Diyos. That is who you are. The seat of wisdom. Ang trono ng karunungan. A wise child of God. That is you. At pang-anim, si Maria as a model to the youth as missionary. Si Maria ang unang Kristiyanong disipulo dahil siya ang unang pinadala ng Diyos
para tupdin ang plano niya. Ang plano ng Diyos na ang kanyang anak ay ipadala sa atin at ipamahagi sa atin ang magandang balita. Ang unang tumugon na Kristiyano, na misyonero, ay si Maria. Si Maria, at her teenage years, katulad ng karamihan sa inyo. Teenager si Maria nung tinawag ng Diyos na magmisyon. At hindi siya nagdalawang isip na sabihin, "Yes, Lord. Susundin ko ang iyong kagustuhan. Magpa-participate ako sa iyong mission. Ibabahagi ko ang iyong presensya sa mundo." At yan, ang image natin ng mga kabataan sa ating mga sarili ngayon as young missionaries. You are a missionary. At ang mission mo ay ang tanggapin ang kabutihan ng Diyos. Ipadama ang kabutihan ng Diyos na iyon sa iba. At ipahayag ang pagmamahal niya sa ating lahat. My dear youth, God at this very moment is transforming you with correct self-images na ikaw ay minamahal na anak ng Diyos, na ikaw ay biniyayaan ng Diyos, na ikaw ay matatag na anak ng Diyos, na ikaw ay being transformed na anak ng Diyos, na ikaw ay may karunungan bilang anak pa rin ng Diyos, at ikaw ay isang misyonero tinatawag ng Diyos para ipamahagi at ipahayag at ipadama ang kanyang pagmamahal sa kapwa, sa mundo, sa lipunan. At hinihintay ng Diyos mula sa iyo na ibigay mo din ang iyong sarili bilang blessing at regalo at gift sa iba. Hinihintay ng Diyos ang iyong "Yes, Lord." At sa "Yes, Lord" na ibibigay ninyo sa Kanya, you are becoming a gift to the poor. "Yes, Lord, magmimission ako sa mga mahihirap. Yes, Lord, magiging blessing ako sa mga mahihirap. Yes, Lord, magiging gift ako to the poor." At alam nyo ang translation ng gift? Oblation. Kaya sa pag-yes, Lord natin, we become oblates. Sa pag-yes natin to become gifts to the poor, we become oblates to the poor. And so you become an oblate. An oblate of Mary Immaculate. You are a gift to the poor. My brother and sister, oblate.